Hi everyone again! Welcome back to my channel, Asawang Filipina here! So ngayon, pag-uusapan natin ngayon kung paano mag-emergency stop pag nawalan ng preno yung sasakyan. So medyo lubat yung isang ilaw ko. So ang ginagamit kong ilaw ngayon ay ang emergency light. So ngayon ko lang naisip na pwede pula to mas ano siya, dalawa siya, kaso palubat na din. Mura lang din. So, ito na lang bibilhin ko next time. So, okay. Samahan niyo ako sa sasakyan at ipapakita ko sa inyo kung paano mag-emergency stop. So, pwede niyo itong ma-share ang video na ito sa mga kaibigan niyo na may sasakyan, na nagde-drive, kahit kayo ay walang sasakyan kasi makakatulong ito sa kanila. At least man lang, alam nila kung paano ang pag-emergency stop. So, okay, see you! Hello everyone! Nandito tayo ngayon sa sasakyan. So, ituturo ko na sa inyo kung paano mag-emergency stop pag nawalan tayo ng brake downhill. So, kaya nga, napaka-importante na kapag pababa ka or pababa yung sasakyan, na gumagamit ka ng lower gear like 2 or 3 kahit manual na car para naman pag nawalan ka ng brake makapag emergency stop ka agad-agad at saka yung sasakyan mo naka-slow mode na siya, hindi na siya ganun ka-fast yung sasakyan. So, okay, kapag nawalan tayo ng foot brake or in the foot pedal. Okay, kapag nawalan tayo ng foot brake, ang gagawin natin ay okay, ito. Pasensya na, walang photographer, so gumamit ako ng light kasi medyo madilim dito. So, i-focus ko muna ito kasi medyo mahirap siya. Okay, nandiyan na. So, nakikita nyo ba? Parang ang hirap kasi yung ang liit ng sasakyan ko. So, this is the handbrake. So, okay. Nag-drive tayo slope tapos nawalan tayo ng brake. So, ang gagawin natin ay itong sasakyan na ito, ipapakita ko muna sa inyo. But first, I have to start my own car. Para maipapakita ko sa inyo kasi nasa slope yung sasakyan ko nakapark. Para magamit ko. So, okay. Ang tigas. So, this is down. Okay. So, ito yung sasakyan. So, nawalan ka ng preno. So, ang gagawin mo ay press here or just like do it slowly. 1, 2, 3. Tapos, kapag yung sasakyan mo ay nasa foot brake, dalawa yung kamay na gagamitin mo. Ito, ilagay mo sa 3 gear. Pero huwag mo itong biglain na paakyat. Parang motorbike, kapag nakatry kayo ng motorbike, or sa sasakyan nyo na nagpe-preno kayo, yun ang gagawin nyo. Slow lang. 1, 2, pakiramdaman nyo ang sasakyan. Pag ang sasakyan nyo ay dahan-dahan na humihina, still holding this one while moving this one, because halimbawa nasa drive pa tayo, ilagay natin sa 3 tapos ilagay natin sa 2. So dahan-dahan natin yung handbrake pataas, ganun. Huwag biglain. So bago ka mag-lock ng handbrake mo, bago ka mag-lock, siguraduhin mo na ang ano ba to? Ito, sa pag-shifting gear mo, nasa lower gear. At saka pakiramdaman mo din yung sasakyan mo na kapag naka-slow motion na yun or slow driving na yung sasakyan mo, sakap mo pa i-full. Full handbrake. Huwag mong biglain na ganyan agad. Kasi mag-twirl yung sasakyan mo. Tapos magka-crash ka. So, ang gagawin mo ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tapos, full brake kapag mahina na yung sasakyan. Oh, ang hirap magturo. Sige. So, yun ang gagawin mo. Huwag mong i-full up brake agad-agad. Kasi yung sasakyan mo, mag-twist. So, kaya mababangga ka sa gilid, ganun. Kaya napaka-importante na gagawin mo ay mag-lugear ka pagpababa. Huwag kang magsisave ng gasolin mo. Kasi yun kasi ginagawa ng iba na maka-economy. So, isave nila yun. So, gumagamit ng brake. So, save yourself first, you know. Kasi mas mahal yung hospital kaysa mga gadgets mo sa sasakyan mo. So, sana naintindihan nyo at saka yun lang, wag i-full brake. So, dalawa ang kamay na gamitin mo dito. Kapag nasa drive kayo pababa, tapos nawala ng brake. Naka-hold yung handbrake mo while your other hand, this one, sa gearbox mo, while nasa drive, you have to move to 3. So, still fast yung sasakyan. Dahan-dahan mong mag-slow up yung handbrake mo. Tapos, while is very slow na, so 2, tapos saka ka mag-full brake. Yun lang at saka may na tutunan naman kayo. So, comments below if mayroon pa kayong tanong. Okay, and see you for the next video. Thank you everyone and thank you for watching.